Imbestigasyon sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 8 pa katao malapit nang matapos ayon sa Special Investigation Task Group. Mga responsable at mastermind sa krimen, tukoy na umano. Yan at iba pang update sa kaso ating alamin sa live report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak mula sa probinsya ng Negros Oriental. Nico? Yes, Jesse, tinatapos na lang di umano ang mga ginagawa ng SITG ayon sa spokesperson ng task group. Ipinihayag ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare na nagko-consolidate na lang sila ngayon sa mga nakalap na ebidensya. Ito'y upang matiyak na matibay ang isa sa pangkaso sa iba pang sangkot sa krimen. Aniya, tukoy na nila ang umano'y mastermind sa pamamaslang. What we are doing now is just trying to finalize the pieces of evidence that would make sure that the cases that we are going to file can withstand court trial and could bring the suspects or the perpetrators to conviction. Dagdag ni Pilare, nasa 16 katao ang sangkot sa krimen. Sa ginawang investigasyon, napag-alaman ng iba sa mga sangkot ay Disyembre 2022 pa lang nasa Negros Oriental na. Ang iba ay dumating ilang araw bago ang pamamaril. They were gathered, they were briefed in a particular place, in a safe house, para when they have that opportune time, they will launch the attack. Samantala, bukod sa Bayawan Police Station, marerelyebo din ang personnel ng Santa Catalina Police Station. Ayon kay Pilare, 56 na mga uniformed personnel ang apektado sa order na ipinalabas ng PNP headquarters. Yeah, it's very near, no? To the area, to the place where the incident happened. Kahapon, nilipat na sa provincial capital ang mga labi ng gobernador para sa public viewing. Bago ang paglipat ng mga labi, nagsagawa ng prayer service sa bahay ng mga Degamo sa Dumaguete City. Dito naging emosyonal ang kanyang may bahay at Pamplona Mayor Janice Degamo. Sa malaking stage sa harap ng provincial capital, inilagak ang kabaong na gobernador. Dito nagbigay ng kanilang pakikiramay ang mga empleyado, local officials at ang publiko. Magtatagal ang lamay sa Kapitolyo ng 3 araw at nakatakdang ilibing sa Shaton sa susunod na Huwebes, Marso 16. Samantala, tutol ang gobernador at mga alkalde ng Bohol sa pag-deploy ng aabot sa 375 na mga pulis sa lalawigan ng Negros Oriental sa emergency meeting na pinatawag ni Gobernador Aris Omentado noong Miyerkules na pagdesisyonan na iaapila ang kautusan ng PNP. Una nang ipinag-utos ni PNP Chief General Rodolfo Azorin Jr. noong Martes ang pagbabala sa mga police force sa Negros Oriental. So karon, kaming mga gobernur sa Region 7, pura po may na-feel na offended. Kaya nga nung di man may i-inform sa higher up sa PNP na may ilang plano. Samantala, Jesse, ngayong umaga na kumpirma natin na may sinagawang simultaneous raid ang mga otoridad sa mga bahay at mga properties ng pamilya Teves. Nakausap natin isa sa mga representante ng Teves camp na nag-confirm na 3 bahay sa Bayawan City at isang beach resort sa bayan ng Basay ang ni-raid ng mga otoridad kaninang madaling araw. Samantala, Jesse, dito sa provincial capital grounds, nagpapatuloy ang public viewing sa mga labi ni Governor Ruel Degamo sa harap mismo ng provincial capital building. Jesse? Alright, maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.